ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Halina't ating pakinggan ang pagbubulay-buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Sister Maria Solivar, isang katekista mula sa parokya ng Banal na Magtanap, Karuhatan, Bikarya ng Valenzuela. Ang aking pagninilayan ngayon ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 12, verses 46 hanggang 50. Ang nakakaantig po sa aking nabasa na Ebanghelyo ay nung sinabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid. Una po ay ang papasalamat ko po sa mahal na ina ng Our Lady of Piat sa amin sa probinsya ay dahil sa kanya po ako nagsusumbong ng aking mga problema. Talaga pong lahat po ng mga hinihiling ko po ay tinutugon po niya. At ganun din po mapasalamat ako sa aking ina, ang tunay kong ina sa dugo na sa ngayon po ay nasa kamay na ng Diyos, na siyang po nagturo sa akin kung paano magdasal, kung paano mag-sign of the cross. Yung ama namin, tinuro yan sa akin. Ang dami niya pong tinurong dasal sa akin bago po kami matulog sa gabi. Kaya ang prayer time po namin noon ay sa gabi po. At isa rin po akong ina. At meron po akong apat na anak, tatlong babae, isang lalaki. Silang lahat po ay nakatapos na ng kolehiyo. Nung ako po ay naging katekista, ay inilapit ko po lahat ng aking mga anak sa simbahan bilang choir, lectors and commentators, altar server, at media. Sa ngayon po ay yung active na lang po ay yung panganay ko bilang choir. Dahil po yung tatlo kong anak ay na busy na po sila sa kanilang mga trabaho. Madalas po, isa po sa aking mga anak ang lumalapit sa akin at dumadaing pagdating sa financial. Dahil noong pong nagtrabaho siya, noong pong nag-asawa pala ay natigil siya sa kanyang trabaho. At bilang ina ay hindi ko matiis na hindi siya bigyan kahit na yun na lang ang natitirang pera sa aking pitaka. Ang lagi ko na lang po dasal noon ay God will provide, God will provide, God will provide. And yun na nga po, nag-provide po si Lord ng trabaho niya. Salamat sa Diyos. Yun nga lang po ay iniiwan niya sa akin yung kanyang mga anak kapag pumapasok po siya. Hindi po madali ang mag-alaga ng bata. Pakiramdam ko po ay back to zero ako. Pero salamat sa Diyos at binigyan niya ako ng lakas na pangangatawan upang magampanan ang mga bagay na ito. Ang ikalawa po ay yung sino-sino ang aking mga kapatid. Itinuturing ko po mga kapatid ko ang mga katekista, mga kapwa kong katekista sa simbahan. Naramdaman ko po yung closeness namin na sabay-sabay po kami naglilingkod. At tuwing linggo rin po ay nagsisimba ako, pagkatapos po ng misa, ay nag-aassess po ako sa binyag. At kasama rin po ako sa mga gawain katulad ng mga pagtuturo ng katesismo sa mga batang
hindi pa nakapag-first communion at nakumpila. Yung wala pang kumpil itong mga nakaraan lang na buwan. At sa awa ng Diyos po ay nairapos naman po kahit na nasa gitna ng pandemya. Sa pagiging katekista ko po ay naranasan ko rin po ang nasigawan, nakagalitan. May time din po na ako po ay nanghihina, paandap-andap po ang aking ilawan sa lihim ng mga problema sa iba't ibang bagay at sa pamilya. But God truly loves me. God knows what is in my heart. Kaya binigyan niya ako ng kalakasan upang makapaglingkod ng walang alinlangan. Ang dating andap-andap na aking ilawan ay muling lumiwanag sapagkat bilang isang katekista ay hindi lang po ako nagpaliwanag sa mga aking tinuruan sa eskwelahan, sa mga SPPC, kundi bilang katekista at bilang ina ay magpapaliwanag din po ako sa aking tahanan at sa aking pamilya. Amen. Yan lang po. Maraming salamat po.